Part to this video mga ka-DIY, ito yung ating accordion pleats and knife pleats combination part 4 or design 4. Sa magtatanong kung paano natin ginawa yung ating accordion pleats and knife pleats, hanapin lamang yung pinakauna nating video. Para sa ating design number 4, ang gagawin natin dito sa ating accordion pleats ay gagawa tayo ng pa-diamond shape na design. So, una, pag-partnerin natin yung number 6 ng unang set at yung pinakaunang pleats dito sa pangalawang set. Ayan. So, sa gitna, bale yung ipapartner natin. So, next natin, i-coconnect natin yung kasunod ng pleatses. Ayan. Para maging pyramid yung shape niya or pa-triangle. Then, ipipin natin yung sa baba. Pagdikitin natin para mag-form siya ng diamond. Ayan. So, next naman, ipipin ulit natin yung mga kasunod nilang pleats. Sa mga nauna at sa kasunod na pleats. Ayan. Para magkaroon tayo ng second layer na diamond. So, ipipin ulit natin yung sa baba. Ayan. Para mag-form ulit siya ng diamond. So, bali yung sa taas ay 1 diamond. Sa pangalawang layer ay 2 diamond. Para magkaroon tayo ng another diamonds, ipipin ulit natin yung mga nauna at kasunod ng mga pleats. So, ganyan lang hanggang sa pinakalast na pleats at pinakaunang pleats ay magtagpo. So, next naman, dahil tapos natin na ipin lahat, so, dito naman tayo, papunta naman tayo pababa yung ating diamonds. Pa-V-shape naman siya. So, dito sa itaas ay pa-pyramid, dito naman sa baba ay pa-V-shape. Ayan. Or pa-cone shape diamonds. So, bali yung magiging shape niya ay shape diamond din. Continue mo lang pagpipin hanggang pababa pa. Hanggang maging last na lang na diamond yung ipipin mo. Ayan. So, ito na yung shape niya. Naging diamond na. Ayan. So, ang next natin ay i-fold or rose fold natin yung mga laylayan niya. So, yung silver lang yung i-fold natin. Iiwan natin yung color yellow. So, ipo-fold na natin yung sa pinaka-last muna na laylayan dun sa dulo ng single diamond. Ayan. Simula sa baba, magpo-fold tayo paakyat dito sa left side. Muna tayo mag-start. Ayan. So, ipo-fold na natin. Ayan. Pa-rose fold. Ayan. Simula sa baba, paakyat. Ayan. Pa-slant siya. So, ipipin lang muna natin sila lahat. Ayan. So, ipipin mo siya doon sa mismong pinagpinan ng ating diamond. So, ayan na siya. So, next naman, dito naman sa kabila, sa right side. Ayan. So, tapos na. So, ang next natin gagawin ay ifo-fold natin paloob yung ating mga tip ng ating pleatses. Ayan. So, ifo-fold mo lang paloob lahat. Ayan. Pagkatapos niyan, ang next natin gagawin, ifo-fold natin itong ating mga pleatses. So, ifo-fold muna natin yung unang pleats. Ayan. So, iiwan pa rin natin yung color yellow, yung silver lang yung ating ifo-fold. Ayan. So, yung fold natin dito, medyo mataas ng konti sa last fold natin sa ating accordion pleats diamond. Bali, nakaslant siya paakyat. Simula sa baba, paakyat sa taas. Ayan. So, next naman. So, yung pangalawang pleats natin. So, medyo taas ng konti sa unang finold natin na rose fold. Ayan. So, yung pangatlo naman ay nasa pinakataas na siya. Ilalagay natin siya sa top cover ng ating knife pleats. Ayan. Ipo-fold muna natin. Dapat yung mga folded nyo sa pleats mismo ha. Huwag sa gitna ng pleats. So, sa pleats mismo tayo mag-fold. Then, ipipin na natin tong last part dito sa ating top cover. Ayan. Tutusok mo lang yan sa may top cover. Ayan. Para humigpit siya. So, ayan na. So, ang next natin gagawin dito ay natapos na natin dito sa left side, dito naman sa right side. So, ayan, nagawa na natin yung right side natin. So, continue na tayo dito sa ating finold kanina. So, lahat ng dito sa front or sa center ng ating table ay lahat naka-rose fold. So, ayan. Lahat ng pleatses, ifo-fold natin. Ayan. Pa-rose fold. Then, ibubuka mo yan siya para maging rose fold na. Ayusin mo lang siya para maganda tignan. Ayan.
So, lahat natin gagawin na natin yan. Ifo-fold natin yan. Then, ibubuka na natin yan lahat ng mga rose fold na ginawa natin. Para lagi kang updated sa ating YouTube channel, please subscribe at i-hit ang notification bell para lagi kang manotify sa ating mga bagong i-upload. So, ito na yung ating final result ng ating accordion pleats design number 4. So, ayan, yung side to side niya, meron siyang pa-diamond shape design at naka-rose fold. Then, dito naman sa center natin ay naka-rose fold on top. So, ayan. For more videos, check my YouTube channel. Mas marami kayong mapagpipili ang mga design dyan. At huwag din kalimutan i-follow at i-share itong ating video para mas marami ang makanood, matuto at magkaroon ng mga idea about table skirting. Lalong-lalo na ang mga beginners na gusto matuto, please share nitong ating mga video. So ito, next natin gagawin ay pwede natin siyang lagyan ng mga artificial flower or fresh flower. Ayan, so pwede mo siyang dagdagan kung gusto nyo. Ayan, pwede mo siyang lagyan ng vine leaves or mga stem leaves or mga flower vines. Depende sa inyo kung anong gusto nyong ilagay or idagdag sa inyong table. So, ito na yung ating final result. Sana na-enjoy kayo sa ating video for today at may nakuhanan kayong idea sa ating mga tinuro. So, don't forget to subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated at i-follow at i-share itong ating video para mas marami ang makanood, matuto at magkaroon ng mga idea about table skirting, lalo-lalo na yung mga beginners na gustong matuto at mga nagtatayo ng mga small business at sa mga nagtitable setup. Ayan, please share ating video. Maraming salamat at ingat kayo. God bless everyone.